Kasama mong natatrap. Diego Bandido. Go Diego. Go Diego. Go Diego. Hexa. Magandang gabi, Metro and Mega Manila! Oras natin sa buong kapuluan, girap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Mainit pa rin, pinagpapawisan pa rin ba ang singit mo? No. Ang bihira naman ang init ngayon, ano? Well, mga kabisyo, ganun talaga. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili, ha? O nga pala, binabati natin isang napagandang gabi at mainit na gabi din sa nakikinig sa atin. Siyempre, isa sa mga lodi natin to. Ayan, ika nga eh. Bigote pa lang, ulam na! No. Consihal Toti Rupeta ng Imus, Cavite. Magandang gabi sa'yo, Consi! Ang John Lloyd ng Imus. At saka siyempre, binabati din natin, maraming salamat sa pakikinig kay Eds Bikilio na nakatutok sa atin. Basic, Basta Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Masaya dito. Okay mga kabisyo, ito hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Sino dito ang pamilyar sa inyo kay Bob Ong? Kilalang kilala to ng mga angkol. Pag sinabi mong Bob Ong, sikat na manunulat to. Kasi mga kabisyo, trending po ngayon ang post ng isang guro na manunulat na matapos niyang ibahagi ang napag-alaman niyang habang nagkaklase siya, sabi niya, tinanong niya yung mga estudyante niya kung familiar ba sila sa manunulat na si Bob Ong. At nalungkot si Sir dahil hindi niya daw inaakalang dumating sa punto na kanyang pagtuturo na wala nang nakakakilala kay Bob Ong. Oh no! Diba? Walang nakakabasa at o kahit pamilyar din sa mga ginawa nitong akda, gaya na lamang ng ABNKKBNSNPLAKO. Na kung marunong ka magbasa, babasahin mo ito ng, aba, nakakabasa na pala ako. Diba? Okay, sige, hindi na natin matatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Panatan mo na. Birahe. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, nakakalungkot nga naman eh, mga kabisyo. Sikat na sikat to na writer itong si Bob Ong eh. Pero, boards, eto. Basic na basic to sa panahon ngayon. Hindi natin pwedeng i-expect sa generation natin ngayon na i-embrace nila yung mga bagay sa panahon natin dati. Meron na kasi silang mundo eh. At syempre, at ang mundo nila, yun po ay ang mundo ng social media. Dati sa panahon natin, dahil hindi pa ganun kalakas ang internet, marami talaga sa atin ang bumibili pa ng libro. Kaya nga, nauso dati yung ano, yung pocketbook. Wow! Diba? Oh, may nagpaparenta pa nga eh. Naalala mo ba yung Precious Hearts Romance? No. Baka may mga koleksyon ka pa yan. Diba? Now, logican po natin mga kabisyo. Bakit po ang generation ngayon ay ayaw nilang parang ma-identify sa nakaraang generation at ayaw na ayaw nila, lalong-lalo na, ikumpara sila? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang pagtanggi po ng mga generation ngayon na ma-identify sa nakaraang henerasyon ay pagtutol po sa pagkukumpara ay maaaring magkaroon po ng maraming dahilan.
Isa po sa mga reasons diyan ay pagkakaiba ng karanasan. 'Di ba? Ang bawat henerasyon ay may kanya-kanyang karanasan at konteksto. Yung technology o sa lipunan na makakaapekto sa bawat generation. Iba talaga. Kaya hindi mo pwedeng ipilit ang anak mo na i-appreciate niya yung idol mo na si Rita Avila at si Gretchen Barreto. Hindi nila ma-appreciate yun. Maluoy ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!